Hey, what's up Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano, and right now, sa video na ito, sasagutin natin yung tanong ng isa sa mga tropa natin dito sa Ethical Nation. So ang tanong niya, meron akong bagong downline. Nagsisimula pa lang pero gusto nang mag-quit agad dahil wala siyang believe sa sarili niya. Hindi daw siya marunong magbenta. Nabe-brainwash siya ng mga ka-work niya na ang mahal ng products, hindi mo kaya yan, walang time, nag-aaway daw sila ng asawa niya dahil ayaw ng asawa niya ang networking, kaya ayaw na rin niya. Tanong ito ni Rosemary, I assume na ang tanong niya is anong gagawin? So sa akin, medyo ako sensitive ako pagdating dito sa mga gantong bagay. Hindi pa nakapagka yung downline ko na nagpapaalam na sa akin na magka-quit na siya. Upline, hindi ko na talaga kaya. Hirap na ako dito sa business. Wala akong mapasali. Ang dami ko na na-invite. Naka-apat na ako. Hindi pa rin sila sumasali. Tagal-tagal ko na rin dito sa business na to. Hindi pa rin ako nakakabenta, hindi pa rin ako nakakapagpasaling. 2 weeks na ako. Napakatagal na panahon ko na dito, wala pa rin. Upline, quit na ako. Hindi ko na talaga kaya. Ah, magkukwit ka na ba? Okay, bye-bye. See you next time. So, sa totoo lang, ganun yung gusto ko talagang sabihin pagdating sa mga downlines ko. Kasi first of all, kung mag-quit siya, hindi ko na ba matutupad yung mga pangarap ko? So, ibig sabihin, nasa kanya pala yung key o yung secret ingredient, yung main ingredient o yung way para maging successful ako, nasa kanya pala. So, well, ako talaga, harsh, kung nanonood yung mga downlines ko, wala akong pakialam kung mag-quit sila. Bakit? Hindi ako nagkulang. Alam ko na hindi ako nagkulang. Andiyan yung support ko. Hindi lang ako Support ng mga leaders ko. Yung system namin na ginagamit. Yung training namin, kompleto. Hindi nga kompleto. Sabi nga ng mga leaders ko, sobra-sobra pa Diba? Yung support system namin, lahat kami kompleto. May mga, hindi lang ako yung nag-guide sa kanya. Marami pang ibang nag-guide sa kanya. Meron kaming group chat na kung saan, kung hindi man agad ako makasagot, yung mga leaders dun sumasagot sa bawat tanong nila. Maliit o malaking bagay. Diba? Wala namang nagagalit sa kanila kapag hindi ka agad nila mag-gets. Diba? Wala namang nagmumura sa amin doon, nagwawala sa amin doon. Kahit paulit-ulit na yung tanong. Diba? So, sa akin, kompleto. Okay? Hindi ako nagkulang. Kaya wala akong pakialam kung mag-quit sila. Kung mag-quit sila, okay, fine. Bakit hindi naman sila sa akin nagkukwit eh? Hindi naman sila nagkukwit sa business namin. Nagkukwit sila doon sa mga pinagsasabi nilang reason why. Yung mga pangarap na pinagsasabi nila, doon sila nagkukwit. So, ano sa akin yun? Mag-quit ka, bye-bye. Now, once again, hindi ako nagiging harsh or whatever kasi yun yung totoo eh. Diba? Ako naman, kasi hindi naman ako ganun na pag nag-quit, bye-bye, bahala ka sa buhay. Hindi naman ako ganun. Pag sinabi ng downline ko na mag-quit na siya, okay, fine. Naiintindihan ko, kung sa tingin mo, yan yung makatulong sa'yo para ma-achieve yung goal mo, edi mag-quit ka. Pero, kung sakasakali man na maisipan mo na bumalik sa team, welcome ka pa rin. So, ganun ako. Bakit? Yun nga, ulitin ko, hindi naman siya nag-quit para sa pangarap ko eh. Nag-quit siya para sa mga pangarap na pinagsasabi niya. So ako, kahit mag-quit siya, ang dami kong ini-sponsor. Nag-DDR pa din ako, nagde-direct referral pa rin ako, nagre-recruit pa rin ako. Mag-quit sila o hindi, I don't give a f***. Tuloy-tuloy pa rin ako sa paghataw. Nagre-recruit pa rin ako, nagbebenta pa rin ako ng products. Mag-quit ka, may papalit sa'yo. Mag-quit ka, may papalit ulit sa'yo. Hindi ka mag-quit, meron pa rin yung dumadating na bago. So, yun yung para sa akin. O na kailangan yung maintindihan na kayong mga network marketers niya, kayong part ng Ethical Nation, kung ganun yung downline mo, hindi naman ibig sabihin hayaan mo na lang siya, okay? Kagaya na nung binanggit ko kanina, hindi ko naman siya sinasabi, no, sige mag-quit ka, bahala ka na sa buhay mo. Hindi naman ako ganun. Hindi ko naman sila inaaway. Okay, once again, sabi ko sa kanila, sige, kung yan yung yan yung sa tingin mo makakatulong sa'yo, di, sige, quit ka. Pero kung gusto mong bumalik, welcome ka pa rin sa team namin. So, yun lang naman yung pagdating sa akin. So, sa video na ito, pag-uusapan natin para sa iyo kung ikaw ay isang upline and para rin to sa iyo kung ikaw ay isang downline. Okay, kung ikaw, two ways to eh. Diba, yung tanong ni Rosemary bilang isang upline. Okay, so yun yung sasagutin ko. And yung para doon sa downline niya na hindi ko alam kung sino, okay, sasagutin ko rin yun kung ano yung mga dapat niyang gawin. So, meron ako bibigay sa inyo na 3 tips, okay? 3 tips para sa downline, para sa upline. So first, pag-usapan natin is kung ikaw isang upline na ganun yung downline mo, na gusto mag-quit, actually before pa
Okay, para sa yung upline, ang unang-unang kailangan mong gawin is kailangan alam mo yung reason why nung downline mo. Yung reason why, yung deepest reason why nung downline mo, bakit siya sumali sa business nyo in the first place. Kagaya na nabagay ko kanina, di ba nabigay ako ng example kung ano yung sinasabi ko? Di ba sabi ko sa kanya, sa downline ko, pag nag-quit, halimbawa, nagpaalam sa akin, kung yan sa tingin mo yung makakatulong sa'yo para ma-achieve yung mga goals na sinabi mo sa akin, edi mag-quit ka na. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Kung yan sa tingin mo, yung makakatulong sa'yo para ma-achieve yung mga goals mo. So, ano yun? Very general yun sa totoo lang. Pero sa downline ko kasi sinasabi ko yung deepest reason why niya eh. Sinasabi ko sa kanya yung deepest reason why niya. Kung yan sa tingin mo, let's say, yung deepest reason why niya is para mapag-retire yung mga magulang niya. Diba? Estudyante siya. Kung yan sa tingin mo, yung pag-quit sa tingin mo ang makakatulong sa'yo para mapa-retire mo yung mga magulang mo, edi mag-quit ka na. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Yun yung sinasabi ko sa kanya. So, very important, alam mo yung reason why yung downline mo. Kasi yun yung gagamitin mo sa kanya kasi baka nakakalimutan na niya. Most of them, yung mga downlines na nahihirapan, and even naman tayo eh. Diba? Pag nahihirapan tayo sa business at the brink, at the edge of quitting, actually ako, hindi ko maalala kung dumating ako sa point na ganyan. Pero alam ko, dumating ako sa point na sobrang hirap, na sobrang, talagang sobrang pressure, lahat ng problema nagsama-sama. So, sobrang tindi na pinagdaanan ko na naranas ako ma-depress, umiiyak ako. Umagang-umaga, umiiyak ako kasi di ko alam kung anong gagawin ko, baon ako sa utang. Di ba? Nakatingin maraming tao sa akin, sinasabi ng magulang ko na itigil ko na to. Di ba? Naranasan ko yan at malupit sabay-sabay. Di ba? So, dumadating tayo sa mga ganyang point. And kaya, kayo mga nanonood itong video na to, kung naranasan nyo na rin to, most of you, mga 3 months, 6 months, or 1 year and above na, kung na-experience na rin yung sinasabi ko, bakit andyan ka pa din? Bakit andyan ka pa rin? Kumita ka ba? Kaya andyan ka pa din? Most of you, hindi naman eh. Bakit nagpatuloy ka pa din? Kinabukasan, kumita ka na? Kaya ka nagpatuloy ulit? Most of you, hindi naman eh. Kasi ako, hindi naman eh. Inabot ako ng ilang months bago makarecover. Pero ang reason kung bakit nagpatuloy ako, eh dahil sa reason why ko. And honestly, yung reason why ko, napakababaw lang. Okay, compared sa inyo dyan. Kinukwento ko nga to palagi sa mga downlines ko kasi ako mismo, recently ko lang siya na-discover na yung reason why ko pala, napakababaw lang. Ang pinakang reason why ko kung bakit ako nagpatuloy, despite all the challenges na naranasan ko, despite all the problems na naranasan ko, ang pinakang reason why ko, ma-pride kasi ako. Yun lang yung reason why ko. Ma-pride ako. Anong ibig kong sabihin? Ayaw ko na tumama yung mga taong nag-reject sa akin, yung mga taong hindi naniwala sa akin. Ayaw ko na maging tama sila. Na buti na lang hindi sila sumali sa akin, na buti na lang hindi sila naniwala sa akin. Ayaw kong mangyari yun. Hindi kaya ng pride ko. Hindi kaya ng pride ko bumalik sa trabaho tapos sigaw-sigawan na naman ako ng amo ko. Hindi ko kayang bumalik sa magulang ko tapos sabihin ko sa magulang ko na ma or pa, tama nga po kayo, hindi nga po talaga totoo yung networking. Ayaw kong mangyari yun. Ayaw ko, hindi ko kaya. Hindi kaya ng pride ko. So kung sinasabi ng mga networkers na dapat daw ibaba yung pride, BS! Para sa sitwasyon ko. Ibang context, okay? Huwag yung i-out of context. Within the context na sinasabi ko, okay, nagamit ko sa tama yung pride ko. Kasi yun yung nagpa-stay sa akin. Ayaw kong kainin lahat ng pinagsasabi ko na magiging successful ako. Ayaw kong kainin lahat yung mga pinagsasabi ko na may mararating ako sa buhay, hindi ako magiging katulad lang nung karamihan sa mga kilala ko or family members, relatives, kamag-anak ko na mediocre, di ba? Yung andyan lang sila, sapat lang, okay lang. Ayaw ko ng ganon. Gusto ko yung masagana, magandang buhay. So, hindi ko kaya na maging mali ako pagdating sa part na yun. Hindi kaya ng pride ko. Yun ang reason why ko. Di ba? Parang tanga lang na reason why. Samantalang yung iba sa inyo, ang reason why nyo, gusto nyo makauwi ng Pilipinas, gusto nyo na mag-for good, kasi yung mga anak nyo, lumalaki na hindi nyo kasama, ang dami na nilang birthday, na hindi nyo napupuntahan, mga graduation, na dapat kayo yung nagsasabit ng medal sa anak nyo, hindi nyo makasama. Ang lalim ng reason why. Gusto nyo na mapag-retire si mama at papa kasi ang tatanda na nila, nagtatrabaho pa rin, ayaw ko nang umasa sa kanila. Sawang-sawa na ako na nakikita yung family ko na nahihirapan kasi palaging kapusisweldo ko. Ang lalalim ng reason why nyo. Di ba? Tapos yung sa akin, ganun lang. Kaya ako nag-stay. So may kanya-kanya tayo. Hindi ko sinasabi na mali yung sa inyo, tama yung sa akin, dapat ma-pride ka din. Hindi eh. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko is, kaya tayo nagpatuloy despite sa lahat ng hirap kasi kumapit tayo dun sa reason why natin at naniniwala tayo na ma-achieve natin yun.
So, ganun rin pagdating sa downline mo. Ano ba reason why niya? Eh, paano kung di mo alam? Nga. Diba? So, very important, pagdating, very basic, pagpasok na pagpasok ng downline mo, kailangan, sa akin nga eh, bago pa pumasok, yung prospect ko, bago ko pa siya maging official na downline, bago maging part ng Team Genuine, alam ko na kung ano reason why niya. Alam na namin. So, pagdating niya sa Team Genuine, training, then dun pa namin hahalukayin yung reason why niya. Kasi yun yung nagpapastay sa atin. Yun yung reason kung bakit nag-stay tayo kahit nahihirapan. Yun yung reason kung bakit kayo, ka mga OFW dyan na nanonood itong video, yun yung reason kung bakit andyan ka kahit nahihirapan ka. Diba? Nahihirapan ka sa sitwasyon mo tapos sinasabay mo pa yung business. Hindi ka tumitigil. Bakit? Yung reason why mo, yung nagpapastay sa'yo. Yung reason why mo yung kumakapit sa'yo, yung nagsasabi sa'yo, nagre-remind sa'yo na kapit ka lang. Kaya mo yan, ituloy mo lang. Yung reason why natin. Now, some of you might say, hindi na to bago. Hindi naman talaga to bago eh. Di ba? Hindi naman to bago na pinagsasabi ko. Oh, I'm sure marami na nagsabi nyo nito, mga upline nyo, reason why, very typical, pero nire-remind ko lang ulit kayo. Na kailangan, as an upline, hindi lang reason why mo yung alam mo, pati reason why ng mga downlines mo. Kasi yun yung i-remind, gagamitin mo sa kanila as a reminder. Kapag andun na sila sa bridge, andun na sila sa edge ng pag-quit. Gets? Number two, para maiwasan mo yung ganitong sitwasyon, kailangan maturuan mo yung downline mo ng seses. Seses. So ano yun? Specific, effective, step-by-step ethical strategies. Kasi kahit anong lalim ng reason why niyan, kung wala yung alam kung paano magpasali, paano magkapagbenta, anong sense? Diba? Matatrap siya dun sa networker's rat race na ang lalim ng reason why niya, alam mo yun, hahataw siya sa damakmak na rejection, tapos imomotivate mo siya, papaalala mo yung reason why niya, tapos hahataw ulit, sandamakmak ulit na rejection kasi wala siyang seses. Seses! Eh, hindi niya alam kung paano talaga kumita, hindi niya alam yung step by step. So kahit anong lalim ng reason why niya, hindi niya magtatagal. I mean, tatagal siya, pero pag dadating niya sa point, natitigil na talaga siya. At mauumay siya sa kapaulit-ulit na sinasabi mo na, ayan ka na naman upline, paulit-ulit na lang pinagsasabi mo, ang kailangan ko is paano, paano. Tapos sa palagi mo sinasabi sa akin, alalahanin mo lang yung reason why mo. Parang tanga lang. Diba ikaw mismo ayaw mo nang ganun? So bakit gagawin mo sa downline mo? Kung kailangan maturuan mo siya ng seses. Seses! And dito sa YouTube channel ko, napakarami dito nun. Napakarami ng mga strategies dito na pinamimigay ko ng libre para sa inyo sa Ethical Nation. Kasi nga vision ko dito sa network marketing is maging, ano yun, nakaka-proud na maging part ka ng network marketing. Hindi yung pag tinanong ka, ano bang ginagawa mo, pinagkakabalan mo, nahihiya kang sabihin na network marketer ka, sasabihin mo na, online business po. Marketer po ako, marketer. Pero ang totoo na, nahihiya ka na sabihin network marketer ka. So, yun yung gusto kong matanggal. Kaya ginawa ko tong Ethical Nation. So, pwede mong i-leverage itong mga videos na to sa kanya para sabay kayong umahataw. So, andito na yung seses. Seses! And finally, number 3, tip number 3 para sa mga upline. Itama mo yung expectation ng downline mo. Itama mo yung expectation niya dito sa business. Okay. Itong expectation na to, itinatama before pa siya sumali. Diba, meron akong video na ginawa about dito sa pagbibigay ng expectation. Actually, ang title ng video nito na yun is yung dapat mong ituro sa bago mong downline. So, panoorin mo na lang yun after mo mapanood itong video na to. So, very important na bago pa lang sumali, yung downline mo, yung prospect mo, itama mo na kung ano expectation niya. Kaya yun na-frustrate, kaya niya na nagkukwit agad. Kasi nga, akala niya kikita ka agad siya kasi yun yung ini-imply mo. Hindi mo man sinasabi, yun yung ipinapakita mo sa kanya. Tingnan mo, itong upline natin, kumikita na ng 50,000 per week. Bumpanes. Kapag sumali ka, 50,000 per week yun, bumpanes. Diba mukhang tanga lang? Tapos, pagka na-frustrate yung downline mo, sinabi sa'yo na, apply ng tagal ko na, hindi pa ako kumikita. Bakit gano'n ka na ba katagal? 2 weeks. Anak ng toko ka naman, no? Diba? Kaya ganun talaga. Huwag mo expect kasi, ano sinabi mo, per week kumikita upline mo, 50,000. Hindi mo man sinabi na gano'n lang yung kikitaan niya. Gano'n ang iniisip niya. Wow, per week, 50,000. Gano'n rin yung kikitaan ko pag sumali ako. So, itama mo na yung expectation niya in the first place bago pa lang siya sumali. Para maiwasan mo yung mga downline na nagkukwit agad. Gets? And para naman dun sa mga downlines, okay, kung wala ka pa downline, edi ikaw pa lang, ikaw yung downline kasi wala ka pang downline. Ang tanong kanina ni Rosemary is yung sabi daw nung downline niya is, yung babasahin ko na lang dun sa code ko ha, wala daw siyang believe sa sarili niya, hindi daw marunong magbenta, binebrainwash daw ng mga kasamahan, which is totoo yun. Okay na
yung mga ka-work niya na ang mahal daw ng products, hindi daw niya kaya, wala daw siyang time, nag-aaway daw sila ng asawa niya kasi negative yung asawa niya. Ikaw yung kausap ko kung ganun yung may similar experience ka, ninenegative ka ng mga tao sa paligid mo, bilang downline, ito yung number one. Ano yung rason para pakinggan mo sila? Yung mga pinagsasabi nila sa iyo na tumigil ka na diyan, hindi mo yan kaya, 'di ba? Mga ito nasa taas lang yung mayaman diyan. Ito yung tanong ko sa iyo, pag naniwala ka sa kanila, ma-achieve mo na yung mga pinagsasabi mong pangarap mo? Ma-achieve mo na yung mga goals mo? Pag nakinig at naniwala ka doon sa mga tao na yun, hindi, magiging katulad ka nila. Miserable rin ang buhay. Ito yung mapait na katotohanan pagdating sa buhay natin. Kung sino pa yung mga taong walang narating sa buhay, sila pa yung ang lakas ng conviction makapagsabi na wala kang mararating dyan. Boom! Sila yung mga walang narating. Tapos sila pa yung magsasabi noon sa'yo. Boom pa net. Tapos ikaw, tanga-tanga, naniwala ka naman. Diba? So, yun yung palagi mong isipin. Anong rason para makinig ka sa kanila? Even though family member mo yan. Even though asawa mo yan. Yun yung mahirap na part. Hindi ko sinasabi to parang dali-dali lang. Hindi, mahirap talaga. Mahirap talaga. Tanggapin mo na yun. Negative asawa mo, negative family mo, negative parents mo, negative kapatid mo, negative lahat ng nasa paligid mo pagdating sa ginagawa mo. Ito yung tanong ko, uulitin ko, anong rason para makinig ka sa kanila? Anong rason para maniwala ka sa kanila? Sila ba yung may mga narating sa buhay? Sila ba yung mga successful? Kung oo, edi sige, makinig ka na lang sa kanila. Successful naman sila, edi sa kanila ka magpaturo. Kung hindi, bakit ka nakikinig at naniniwala sa kanila? Dapat pasok dito, labas dito. Sige lang, sabihin mo lang yung mga pinagsasabi mo. Oo ka na lang, huwag ka na lang makapagtalo. Yun pa yung masasabi ko sa iyo kapag nine-negative ka, huwag ka na makapagtalo. Iwasan mo na lang pag-usapan yung topic na yun. Hindi ka mananalo sa mga yan. Kasi ulitin ko nga, kung sino pa yung mga walang narating sa buhay, sila pa yung magagaling. Di ba? Magagaling, maghila pa baba. So yun yung number two na tip ko sa iyo, binagit ko kanina. Huwag ka na makipagtalo. Kapag sinabi nila yun sa'yo, sige na. Oo na lang. Kasi sa, may kasabihan nga na wala namang nananalo sa pakikipagtalo. So kung makikipagtalo ka sa kanila, mas lalo ka pa nilang bubulihin. Mas lalo ka pa nilang ininegative. Diba? Kasi gusto nila tama sila. Diba? Mas gusto ng tao na maging tama kesa maging successful. Diba? Pansin mo? Mas gusto ng mga tao na maging tama sila kesa maging successful. Sakit natin yan. Okay, so huwag ka na makipagtalo. And tip number 3 ko sa'yo, iwasan mo na lang. Iwasan mo na pag-usapan or iwasan mo sila mismo. E paano kung asawa, di naman maiiwasan yun. E di iwasan mo na pag-usapan, gawin mo lang behind the scene. Diba? Online, magagawa mo naman kasi siya online. Hindi lang naman offline yung solution eh. Online, magagawa mo siya. Hindi naman sa lahat ng oras nakatingin yung asawa mo habang nagpe-Facebook ka. Abnormal yun kung ganon. Kung nasa work ka, di ba? Iwasan mo na lang pag-usapan yun kung negative talaga sila. Kapag kumikita ka na, diba? It's time to make your comeback. Kapag kumikita ka na, kapag ka, let's say, kumita ka 10,000 within 1 week or kahit 5,000 within 1 week, kumita ka na 5,000 within 1 week or 10,000 within 1 week. Diba? Nininegative ka nila. O ano, kamusta yung business mo? Diba? Nag-networking ka? Okay naman, kumita ko ng 10,000 last week. So, alam mo yun? Kaya, kailangan, wag mo na lang muna pag-usapan yun kung ikaw yung downline na nini-negative ng mga tao sa paligid mo. Iwasan mo na pag-usapan, iwasan mo makipagtalo kasi hindi ka mananalo sa kanila unless kumikita ka na ng malaki. So, i-goal mo. Kung gusto mo talagang makabawi sa kanila, diba, i-goal mo na kumita ka ng malaki. Ang sarap sa feeling. Naalala ko dati, this is way back 2015 yata or 2014. Yung mga kaibigan ko kasi, mga sila lang close friend ko, 13 kami. Bilang ko lang talaga eh, di ba? 13 kami. Sila lang yung mga close ko. Sila lang yung mga invite ko sa business. Lahat sila nireject ako. Lahat sila nireject kami. Kasi sa aming 13, lima kaming nag-network. Ginawa yung business. Ako na lang yung natira. Ako na lang yung gumagawa pa rin ng business hanggang ngayon. So, alam ko kung nasa nang lupalop sila. Pero nakakapag-usap-usap pa rin naman kami every now and then. So, way back 2014 or 2015, kumita ako ng malaki nun. Okay, kasi dati, may in-invite ko yung isa sa mga tropa namin. Pinagtawanan niya kami. Ako pala. Actually, dalawa pala kami. Kasi dalawa kami nung upline ko nun. Na magtropa din. Okay, magtotropa lang kami. So, ulitin ko lang yung kwento para at least maintindihan nyo. Diba, sa aming 13, lima kami nag-network. Ako yung pinakang downline. Ako yung pinakang last na sumali. Tapos the rest hindi sumali. Ayaw nila. So, tapos ito, apat nag-quit. Hanggang ngayon, nag-stay pa rin ako. So, ngayon, nangyari, dalawa kami nun magkakasama. Apat kami pala magkakasama kami. Kaming dalawa nitong ano, ito upline ko kasi ako nga yung pinaka-downline eh. Tapos ako
bilang ako. Diba? So, yung dalawa, ini-invite namin sa network. Yung isa, pinagtawanan kami. Diba? Sabi sa amin, nako, inviting mo na lang ulit ako kapag kumikita ka na dyan. So, ang sakit sa akin nun, hindi ko makalimutan. Diba? Hanggang ngayon nga, naalala ko pa eh, pero hindi na naman masakit kasi nakabawi na ako eh. So, yan, kukwento na natin. Kukwento ko na. So, ngayon, one time, 2015, naghiwahiwalay na kami nun. Nag-network na ako. Tapos, ang lakas ko na makabenta ng products. And nakabili ako ng first gold ko, which is yung iPad 2. Wala nang ganun ngayon, phase out na yun. Kung makakabili ka, mga second hand na lang. First gold ko, iPad 2. First time ko nagkaroon ng ganun. Diba? First time ko nagkaroon ng ganun, nabili ko siya 10,000 way back. 2015 yata yun. Ngayon, naglalakad ako pa uwi, nakita ko sila. Diba? Nakita ko siya. Actually, yung isa, passive naman eh. Siya, na pinagtawanan ako. Na sinabi sa akin, invite mo na lang ako kapag kumikita ka na dyan. Nakita ko ulit siya. Nakita ko sila. Kasalubong ko sila. So, ayun. Nagkwentuhan ng konti. Tapos, may kotse dun sa tabi namin. Sila nagtatrabaho yata dun sa store na yun na dinaanan ko. Tapos, tinanong niya ako. Diba? Parang inaasar ako. Sabi niya, asan yung ganto mo? Diba? Tinuturo niya yung kotse. Asan yung ganto mo? Diba? Networking. Asan yung ganto mo? Tapos, sabi ko, wala ako niyan. Pero pinakita ko yung ano ko. Pinakita ko yung tablet ko. Sabi ko, pero nakabili ako ng ganito. Tapos yung kinikita ko, mas malaki pa sa kinikita ng mga call center agent. Kasi yun yung pinangakong trabaho sa kanila. Call center daw sila, hindi naman yata naging call center. So, yun sinabi ko sa kanila. Ito yung nabili ko. Nakabili ako ng ganito, tablet, iPad. Tapos mas malaking kinikita ko that time sa... Sabi ko sa kanila, mas malaking kinikita ko sa business ko kaysa doon sa mga kinikita ng call center agent a month. Boom! Panis! Tapos after nun, umalis na ako. Ang sarap sa feeling. My gosh! Kasi yung mga negative na tao, ako kasi, baliktad kasi, kapag nini-negative ako, mas lalo akong umahataw. Mas lalo akong nagigigil. Hindi ako nadadown kapag nini-negative ako. Mas lalo akong nagigigil kasi yun yung nagiging motivation ko. Sinasabi ko sa kanya na, sige lang, pagtawanan mo lang ako. Nasa isip ko, sige lang, pagtawanan mo ako ngayon. Tingnan natin kung nakakaniling huling halakhak. Kaya the more na ni-negative ako ng tao, the more na mas lalo akong nagigigil. Kaya sabi ko nga eh, sa mga recently, sabi ko sa mga leaders ko, kailangan ko na ng mga bagong haters. Yung mga mag-negative sa akin kasi wala na eh, naging fans ko na. And hindi yung joke. Recently lang, meron dating nang babash sa akin. Ngayon, pinapasalamatan na niya ako. Wow! So sabi ko, kailangan ko na ng mga bagong negative kasi mas lalo ako napupush pag nininegative ako. Kaya nung mga time na nininegative ako ng mga tao sa paligid ko, yung mga time na yung kinikwento ko sa inyo na sobrang struggle ko na, sobrang hirap na nararanasan ko, nung mga time na yun, nininegative pa nila ako, mas lalo ako napupush. Hindi nila alam na mas lalo ako napupush, mas lalo ako napapump up, mas lalo ako namomotivate sa pagninegative na ginagawa nila sa akin. So, ganun, baliktad ako. Kaya ang sarap sa feeling ko nung nangyari yung pangyayari na yun. At hindi na siya naulit kasi natakot na yung mga nag-negative sa akin. Hindi na ulit nila ako sinabihan ng ganun kasi alam na nila, nakita na nila na kaya ko talaga kapag sinabi ko, mangyayari. So, alam mo yun, para sa akin, hindi naman siguro inborn or kung inborn man sa akin, thank God kasi meron ako ng ganung klase ng personality pero para sa akin, natututunan yun. Diba, instead na mahila ka ng pagiging ng mga negative, gamitin mo yun as motivation. I-convert mo siya as motivation para patunayan mo sa kanila na tama ka. Okay? In a positive way yun ah. Kasi kapag sinabi mo na papatunayan ko sa inyo na mali kayo, mayroon kasing negative connotation yun. Negative feelings yun. Hindi maganda kapag kagano na iniipon mo lang yung galit. Lason yun eh. Instead na ano, palitan mo lang yung word. Papatunayan ko sa inyo na tama ako. So, positive. Diba? So, I hope na-gets nyo naman yung sinasabi ko. Instead na sabihin mo na papatunayan ko sa inyo na mali kayo, papatunayan ko sa inyo na tama ako. Ganun na lang. Okay, so kung ikaw downline, una, walang rason para pakinggan mo sila kung hindi naman nila narating yung gusto mong marating. Ikalawa, huwag kang makipagtalo kasi walang nanalo sa pakikipagtalo. And ikatlo, iwasan mo na lang napag-usapan hanggang hindi ka pa kumikita. So, i-goal mo na kumita para kapag binuli ka nila, bumpanis sila sa'yo. So, I hope marami kang natutunan, marami kayong natutunan dito sa video na ginawa ko. And make sure i-apply nyo kaagad lahat ng mga natutunan nyo. Kung upline ka, i-share mo to sa downline mo. Kung ikaw yung downline na to, paulit-ulitin mo tong video na to. Okay, sa part na kung saan tinuro ko sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Every time na nin-negative ka, balik-balikan mo tong video na to. Okay, make sure apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. And kung nagustuhan mo tong video na to, click mo yung like
And mag-comment din ka dyan sa baba kung meron ka mga katanungan, suggestion, opinion, violent reaction, or whatever. Sinasagutan ko lahat ng mga comments dyan. And by the way, kung hindi mo pa nada-download yung Poweran ebook, yung free ebook na ginawa ko para sa mga network marketers na nahihirapan sa business nila, i-download mo na yun for free. Hanapin mo lang yung link dito sa description nitong video na ito. Okay, for free, download mo yun. 75 pages lang yata yun or 76 pages. So, marami kang matututunan dun, marami kang madidiscover, mamumulat ka sa katotohanan pagdating sa network marketing kung talaga bang totoo yung network marketing o hindi. Okay, isa yun sa mga matututunan mo. So, once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Sean, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you.